This is a picture of national security. This is a picture of confidential funds. Anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Such actions go against the protection and well-being of the citizenry. Those who seek to compromise the security and development of our nation jeopardize the very fabric of our society and hinder our progress. We must remain vigilant and steadfast in our commitment to safeguarding our people and our nation. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa kalibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. VP Sara Duterte ay nagpakawala ng matinding pagsaway sa mga kritiko ng kumpidensyal na pondo na nagsasabing ang mga umaatake sa naturang mga mapagkukunan ay laban sa kapayapaan at itinuring na mga kaaway ng bansa. Sa pagharap sa isang kapulungan ng pulisya sa Agusan del Norte noong Miyerkules, iginiit ng Vice-Presidente na ang mga kumpidensyal na pondo ay may mahalagang papel sa pagtiyak ng seguridad at kaunlaran ng bansa. Sinabi niya na ang sinumang umaatake o sumisira sa mga pondong inilaan para sa kapayapaan at kaayusan ay natural na ipinapalagay na may mapanlinlang na motibasyon. Ang mga pagkilos na ito, aniya, ay direktang sumasalungat sa proteksyon at kapakanan ng mga tao. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo, kung sino man kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Nagbabala siya na ang mga naghahangad na ikumpromiso ang seguridad at pag-unlad ng bansa ay, naglalagay sa panganib sa mismong tela ng ating lipunan at humahadlang sa ating pag-unlad. Dapat tayong manatiling mapagbantay at matatag sa ating pangako na pangalagaan ang ating mga tao at ang ating bansa. Ginawa ng Vice-Presidente ang mga pahayag matapos mabulalas ang malaking kumpidensyal na pondo na inilaan sa kanyang opisina mula pa noong siya ay alkalde ng Davao City. Kinwestiyon din ng ilang mambabatas ang 125 million confidential funds na inilipat mula sa Office of the President patungo sa opisina ni Duterte, na iniulat na ginugol sa loob ng 19 na araw noong nakaraang taon. Sa gitna ng kaguluhan sa kontrobersyal na lihim na pondo ng Office of the Vice President at Department of Education, nagpa siya kamakailan ng Kongreso na muling italaga ang naturang pondo sa mga ahensya ng seguridad na tumutugon sa mga alalahanin sa West Philippine Sea. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Duterte ang paggamit ng mga kumpidensyal na pondo, na binanggit ang papel nito sa pagpapanatili ng pambansang seguridad. Ang mga pondo ay nagbibigay daan sa pamahalaan na tumugon ng mabilis at tiyak na hindi inaasahang mga hamon, mula sa paglaban sa terorismo. Organisadong krimen hanggang sa pangangalaga sa integridad ng bansa. Sa ilalim ng batikos sa paggastos ng 125 milyong confidential funds sa loob ng 19 na araw noong nakaraang taon, iginiit ni Duterte na hindi dapat limitahan ng panahon ang paglalaan ng confidential funds. Hindi mahalaga kung kailangan ng isang araw o isang taon ng paggastos, ang tunay na mahalaga ay ang kaligtasan at seguridad ng ating mga tao. Hindi natin maaaring limitahan ang kahalagahan ng pagprotekta sa ating mga mamamayan batay sa mga arbitrary na takdang panahon.
This is a picture of national security. This is a picture of confidential funds. Anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Such actions go against the protection and well-being of the citizenry. Those who seek to compromise the security and development of our nation jeopardize the very fabric of our society and hinder our progress. We must remain vigilant and steadfast in our commitment to safeguarding our people and our nation. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa kalibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man na kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Well, malinaw naman. Una-una yung mga kaliwa. Okay? Ayoko silang tawagin ko anong tawag nila. No? Dahil ang tawag ko sa kanila, mga terorista. No? Dahil sila yung pinansagot ng terorista ng Pilipinas, Estados Unidos at ang European Union. No? So huwag natin silang sabihin na sila yung nagmamahal sa bayan. No? So nangunguna sila. Pero alam mo, kapag yung mga yan nagsalita, hindi naman lumalaki issue eh. Lumaking issue dyan dahil yung mga ibang interesado na bumagsak si Inday Sara, eh nakipagsangit puwersa na. No? Eh siyempre, nandiyan yung mga naghahangad na mas mataas na posisyon. Tawagin na natin siya isang senadora, pero wag na natin siya pasikatin kung sino man siya. No? At ikaw naman, pinasisikat mo pa, no? Ang aking sinasabi na ipipi, huwag mong pansinin niya lang. Yan ang gusto-gusto niya para sumikat siya. No? Eh, alam naman natin na hindi naman niya nangangalampag nung siya tumakbo ng senador, no? At ilang beses bago siya nanalo, no? So huwag mo nang pansinin niya, no? Pero siyempre, wala silang makuhang kandidato eh. So ano magawin nila? Mag-build up talaga sila ng kandidato. Hindi lang sila mag-build up, bubugin pa nila kung sino yung frontrunner, no? So ayan, andyan din yung mga tawagin na natin sila, traditional na oposisyon, no? Na nag-build up ng kung sino gagawin kandidato sa 2038, no? At siyempre, hindi natin matatakal, eh, yung mga iba pang mga interested din sa issue dahil baka tumakbo sila, no? So kung sino pa yung mga may plano na tumakbo labang kay Inday Sara, I am sure may interest din sila na makita bumagsak si Inday Sara. Hindi ba naman makakalala? Okay, sorry, check kanina si Mark, si Michael, may nabanggit siya. Ano ba to? Do you think may pondo ito? I mean, yung organization behind yung paniniwalaan mong demolition job, are they organized? Are they working talaga directly together? Ganun po. Or mayroong tactical alliance din, syempre, dahil alam naman natin, the enemy of my enemy is my friend, parang ganun eh. Very organized. Alam mo, ang style naman kasi ng kaliwa, yun nga eh, no? Gagawa sila ng brand coalition, no? United Front laban sa common enemy. Kaya minsan, nung panahon ni Noynoy Aquino, sila yung nagsimula ng Noynoying, no? Pero nung naging oposisyon na ang mga Dilawan at Pinklawan, abay, kampi na sila doon, no? At umakyat pa sa kaparehong entablado, no? Kanilang huling kandidato sa presidente, ang isa sa makaliwa, no? So makikita nyo, meron din talagang pagiging oportunista itong kaliwa, no? Kung sino ang makakasama nila, eh sasamahan nila, no? At obvious naman yan. At alam na natin ang style ng left. No? Kaya nga wala silang consistency kung sino sa mga trapo ang kinakampihan nila. No? Eh di ba yung kaliwang yan sa simula nang tumakbo si Presidente Duterte, eh kakampi nila si Presidente Duterte at binigyan pa nga sila ng apat na cabinet position. So style talaga nila yan. No? So ang magsisimula niyan eh yung kaliwa talaga. No? At napakagaling nila. No? Tingin ko sila rin yung behind sa mga mass reporting na nangyayari ngayon. Dahilan kung bakit ilang mga media outlets ang nawawala sa Facebook at sa YouTube, no? Kasi organisado sila, bagamat limited ang kanilang numero at tatatlo na lang ang kanilang nahalal na kongresista. Welcome to the Philippine Government News Channel. Here, we bring you the latest breaking news and current events in Philippine politics. Get exclusive access to speech and video clips of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., as well as updates on Vice President Inday Sara Duterte. We strive to provide transparency and keep you informed about the Senate hearings and House of Representatives proceedings. Stay up to date with the political landscape of the Philippines by subscribing to our channel today. Don't miss out on important discussions and debates. Subscribe now. Hashtag Philippines Trending News. Hashtag Marcos. We do our responsibility to share and update what's happening in the Philippines. Copyright disclaimer. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.